Yo, what is up sa inyo guys? So in this video, tamang update lang tayo ng ating Super Red Camfa. And ngayon guys is pangalawang araw na dito sa aking aquarium. And kung makikita nyo, sa pangalawang araw is naglagay tayo ng blood parrot, no? So target fish lamang ito. So makakatulong to. Kaya ako naglalagay nito guys is upang makatulong sa pagsettle ng ating mga Super Red Camfa, no? And kung makikita nyo naman is medyo okay na sila, no? Yan, unti-unti na silang nakakapag-adjust sa kanilang environment, no? And eto, kung makikita nyo yung buntot niya is maitim and nagpapalit pa yun ng kumbaga nagmamolt. And eto, ganito lang yung setup ko, no? And gusto ko lang ipakita sa inyo na sobrang sulit talaga kapag nag-i-import ka ng flower horn sa ibang bansa. And specifically is sa Thailand, Vietnam or Indonesia na camfa, no? Kasi you are getting what you paid for, no? So sobrang sulit talaga. Compare kung bumibili talaga ako dito sa Japan sa mga local fish store is naalala ko dati bumili ako ng ng flower horn is bumili ako worth 5,000 yen, kumbaga nasa 2,000 pesos na din yun, no? So lumaki siya. Kinalabasan is naging tilapia, no? So medyo hindi talaga sulit kapag bibili tayo sa pet shop kasi pagkakaalam ko lang guys, kapag kukuha kayo sa pet shop ng mga flower horn is tawag dito, mga cull na yon or yung kumbaga hindi na sila mga VIP pick, no? So yun na lang yung mga tira-tira sa mga breeding, then dinadala na lang nila sa mga pet shop. Pero itong mga to is talagang pinili natin, namili tayo kung ano yung gusto nating kunin, no? So ayan, sobrang sulit talaga, no? So partida guys is pangalawang araw pa lang nila dito sa kanilang aquarium. And dami na rin nag-i-inquire sa akin. So sa mga nag-i-inquire sa akin kung meron pa ba akong ibebenta, so papakita ko lang pagkatapos itong video, maglalagay ko dito sa aking vlog, no, yung mga pwede nating ibenta next month, no? So meron akong binibenta, 5 piraso lamang yon, is super VIP yon galing Thailand. So ang benta ko is nasa Japan lamang and hindi ako nagbebenta sa Pilipinas, no? So yun, tamang advertisement lang tayo, no? So yun, itong setup ko is napaka simple lamang. So grow out tank lamang ito and panigurado is hindi naman magtatagal tong mga flower horn natin dito kasi meron at meron talagang bumibili, no? So sa mga gustong bumili dyan, PM nyo lamang ako, no? So pag-usapan natin yung setup natin dito kasi ang dami nagtatanong yung setup ko is saan daw ako kumukuha nitong divider na to. So ang divider na to is polycarbonate, no, na plastic. So nabibili lamang yan sa mga hardware store, no? And nag-order lamang ako sa Amazon ng suction cup para magsilving divider and plus makakatipid ka pa, no? So naglalagay din ako ng heater. So ano ngayon dito sa Japan is winter na, so kailangan talaga ng heater. And lagi kong sinasabi guys na essential talaga ang heater sa ating aquarium, no? So ang diet lamang nila ngayon is pellet and frozen bloodworm, no? Para pinapabilis ko lamang sila, no? So pinapabilis ko lang yung diet nila para makita ko agad yung potential nila. And ito, kagaya nito, is ang bilis, no? Bumomba agad yung ulo niya. So makikita nyo yung laki ng cock niya na agad, no? Pangalawang araw pa lang dito sa ating aquarium. Tapos ito, sumusobrang kulay na. And hopefully, no, maging exopearl talaga siya, no? So maagapan natin yan. So yun lang ang aking update for today. And pagkatapos itong vlog na to is pakita ko na lang din sa inyo guys yung aking mga binibenta. So ayun guys, nakita nyo na aking mga benta and kung interesado kayo, mag-inquire lamang kayo dito sa aking channel or mag-ano lang, PM lang kayo sa Facebook ko, no? So search nyo lang pangalan ko, makikita nyo naman dun sa Facebook ko yung pangalan ko, no? So Aki Lucas, so yun.
And dito na din nagtatapos ang aking video update sa ating mga Super Red Kaumpa, no? So I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito. So make sure to like, share, and subscribe, guys. So hanggang sa muli, fish out!